Annabelle Rama, may umaatikabong mensahe laban kay Angel Locsin dahil sa anak nila ni Richard. Sumulpot na naman ang pagiging bidang ina ni Tita Annabelle Rama dahil sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ng isa sa kambal niyang anak na si Richard sa pagkakaroon nga nito ng anak sa iba. Kilala naman natin ang pamilya Gutierrez na laging may ipinaglalaban at palaging pinananatiling nasa tuktok ang pangalan ng kanilang pamilya kahit na nga samot-saring mga isyu na ang kinasasangkutan nila dati. Noong Tita Annabelle ay sobrang matapang at prangka. Sa nalaman niya ngang ito, hindi niya pinalampas na makapagpahayag ng saloobin hinggil dito. Maanghang at makahulugan ang binitawan niyang salita sa isang selebrasyon ng isang malapit na kaibigan kung saan spotted din doon ang media. Tanong ng media, Miss Annabelle, siguro naman po aware kayo sa balibalitang nagbunga pala ang pagiging magkarelasyon ng anak ninyo at ni Locsin. Confident namang nagsalita si Tita. Ayon dito, kung kayo nga nagulat, mas gulat na gulat kami. Kasi before naman talaga sa love life ng mga anak ko, hindi talaga ako nakikialam. Noon na lang talagang naging metikulosa nung si Rufa na yung nagka-boyfriend. Tapos, hindi naging happy ending. Kaya ayun, todo nakikialam talaga ako. Hanggang sa kina Richard, naging ano na ako, alam niyo yun, naging metikulosa, naging pakialamera ako. Kaya mapapansin nyo, ang daldal ko nung nagkaroon sila ng halita ni S, diba? Kilala niyo naman siguro kung sino yung S, diba? Sabay tawa ni Tita Annabelle. Pero, agad niyang sinundan yung tungkol kina Locsin. Ayon sa kanya, talagang ganun. Hindi ko rin lubos maisip dahi. Kasi diba, kasal na yung babae. Tapos itong si Chard naman, may naging asawa nga. May mga naging anak. Tapos, naghiwalay. Tapos, may bago nga, diba? Kaya parang naguguluhan din ako. Or naguguluhan yung pamilya namin, dahi. Masasabi ko lang, dahi, mag-uusap kayo ng setup nyo. Basta kami, yung apo namin dyan, suportado namin. Yun naman lagi yung priority namin talaga. Yung mga apo namin, wala naman yung kaalam-alam sa nangyayari o nagagawa ng kanilang mga magulang. Kaya, yun lamang ang gusto namin. Ang maprotektahan sila, maalagaan at mahalin. At yung problema na kung anong meron naman sa mga nagiging partner ng mga anak ko, syempre, nandun pa rin naman yung pagiging understanding ko sa kanila. Pero still, sa huli ay desisyon pa rin naman nila ang masusunod dahil pinalaki ko naman sila na may isip na.